Hello mga kamoshi, ito na naman po tayo para mag-testimony ng ating mga collection insects. Katulad ng mga langaw, spiders, yan, nagkukumahog ang spider ng maisprihan ng mushroom seagull nilikas, yamang kabutihan. Ito ang mga peste sa ating mga substrate. Katulad ng... Nakita nyo, pag hindi nyo nilayo ito sa inyong growing house, kakainin nila lahat ang mga kusot nyo, pati mga mycelium. Ayan, ububukbukin niya yan. One. Ayan, umpisa na. See? So sila yan, sa mga insekto yan. Ang nakikita kong solusyon ay ang fertilizer ni Likas, yamang kabutihan, na mayroong formula na pang-insekto at saka pampabunga. Kaya huwag nating pababayaan ang ating mga mushrooms na kinakain ng mga insekto tulad ng langaw at kung ano-ano pa, dahil ito ay peste sa ating kabuhayan at sa mga mushrooms. Lumipat siya dito sa kabila. Doon sa pinisprayhan natin, hindi na siya makalapit. Yan na siya. Ito yung aking mushroom . Init kasi. Sige. See? Nakita nyo? Nadulas pa siya. Yan na, di na siya bumalik. Nagulat yung insekto paglipad niya na balintong pa siya . Yan, lumipat siya dito sa kabila. Yan na naman siya. Nag-iisa na lang siya . Wala siyang kasama . Yan mo yung ginagawa niya. Papagpag siya ng paa niya. See, tingnan mo siya . Anong ginagawa niya? So, parang bumaliktad siya. Ay, ganyan pala ang mangyari sa kanila pag nagkaroon ng mushroom seagull, ano? Kailangan nangingisay sila . Lipat siya dun sa may walang lumot. Ay, tago siya. May likap. Hindi lang kung saan siya pupunta. Papa. Hello. Hello. Takbo. Hindi na alam kung saan sila pupunta. Hindi, balisan mo. Saka pupunta. Diyan ka sa walang fertilizer . Sabit lang ha. Hindi. Hala. Hala, tige. So, ang cockroach ay ito kumakain ng ating mushroom flowers. Nakakadiri, di ba po? Dapat natin silang i-prevent. Ito naman po ang ating mga langgam na kumakain ng mycelium. Dito rin sila nangingitlog dahil maganda ang temperatura ng ating substrate. Yan! So, ang rat ay kumakain din ng mushroom, lalo-lalo ng mga spawns kasi parte ito ng kanilang diet. Diba? May diet na rin sila, no? So, ito po ang mushroom. Napakahirap pong mag-alaga pero masarap naman siya pagdating ng araw. So, pasteurization talaga ang kailangan natin para ma-avoid ang mga bacteria. So, yan po ang ating mga testimony. Yan po ang kinain ng mga uod. Ang mga uod. Kita nyo na, no? Kumakaway-kaway siya. Hindi niya alam kung saan siya, Nagulabog sila ng seagull. Organic fertilizer. Dami pala uod ang substrate, ano? Ito lang naman yung may uod, yung iba hindi na. Ito lang. Ito yung napili ko. Ayan. Sige, sumayaw pa kayo ng sumayaw. Yung ibang namatay. Yung uod, hindi na kumikilos. Ayan, sa taas ang dami.
Eh, kahit gaano ka kamaster sa paggawa ng protein bag, hindi talaga maiwasan itong mga to. Ang dami oh. Kumikilos na, nasilabasan sila, no? Ngayon, pwede nyo na siyang script pag lumabas na. So, tinitingnan natin kung anong reaction nila doon sa organic fertilizer si Gold. Ang ganda, oh. Labasan. Antayin na lang natin ng mga ilang, balikan natin mga ilang minuto or oras. 1 hour na lang para sure. Kung nandyan pa sila, wala na. Kung ano nangyari siya. Yung iba namatay eh. Ayan siya oh. Ayan. So ito yung malaki na nakita natin kanina doon. Ito siya oh. O namatay siya oh. Hindi siya kumikilos. Wait mo yan. Malabas na oh. So kailangan saluin mo ha. Itong mga insekto na ito ay talagang peste sa ating mga protein bugs, sa ating pamumunga ng mga mushroom kaya hindi ito nagbubunga. Ayan ang solusyon ng ating Likas Yamang Kabutihan Fertilizer. Please subscribe my YouTube channel and press the notification bell for more updates videos. Thanks for watching!